Narito na naman kayo sa aming channel mga ka-wisdom, dahil dyan, ating pag-usapan ang kwento tungkol sa buhay ng ating bida ngayon, na si Joy Viedo. Sino nang aba siya, at ano ang nagyari sa kanya? Kaya bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa channel ko, ay mag-like at subscribe na, at e-click ang notification bell, para updated kayo sa mga bago naming kwento. Mag-iwan lang kayo ng comments, para sa gusto nyong maging susunod na bida. Ito ang Pinoy Wisdom. Siya, si Joy or Lola Paula, o sa tunay na pangalan na Teresita Joy de Leon Viedo sa tunay na buhay. Sa mga hindi pa nakakakilala sa kanya, ay sisimulan natin noong ipinanganak siya noong April 10 taong 1959. Siya ay sikat noong dekada 90 at laking taga-Pasig ang ating bida. Bata pa lamang siya, ay mahilig na siya sa sumali sa mga singing contest, naging tampulan din ng tukso nang dahil sa kanyang mukha. Pero ito pala ay magiging daan patungo sa kanyang kasikatan, kasama ng galing sa pag-arte at pag-entertain ng tao. Let Errol na mapapatawa ka kahit sa facial expression at sa mga punchlines niya na naging laman ng mga shows sa telebisyon, maging sa comedy bars. Nagsimula siya sa kanyang karera bilang bahagi ng palabas pambata na eskwelahang munti. Hanggang sa manalo siya ng grand prize sa FES Panlilio Scholarship Singing Contest noong 1994. Ito ay naging tanda ng kanyang pagsisimula ng kanyang karera sa pagkanta. Noong kalagitnaan ng dekada 1990, naging bahagi siya ng hit children's show na ang TV. Noong taong 2000, lumabas siya at nag-host ng noontime variety show ng IBC 13, ang Lunch Break. Kasama siya sa mga ilang popular na mga pelikula noon na may pamagat na bulong na pinagbidahan ni Vong Navarro, Moron 5 and the Crying Lady, Romance, ang Iligal Kong Asawa, Shasha Zaturna, at marami pang iba. Nakasama din siya sa mga TV shows katulad ng Maalaala Mo Kaya, Once Upon a Time ng ABS-CBN, Sa Ngalan ng Ina, Wako Wako, Dear Yuge ng GMA, at maraming pang ibang hindi nabanggit. Nagsimula lang naman siya sa mga theater play noon, at kahit mapa horror, drama, romance films, ay mas lalong makikilala mo siya sa mga comedy films at paminsang kontrabida na nagbibigay kasiyahan sa mga fans at manunood na humahanga sa kanya. Dahil kilala din siya bilang masayahin, maingay, at talentadong tao, maging ang mga kapwa-komedyante din, ay natutuwang kasama siya. Matatandaang sa sunod-sunod ang naging proyekto niya, ay bigla na lang siyang nawala sa showbiz. Dati na pala siyang na-diagnose ng diabetes na kanyang iniinda ng mahigit 3 dekada na. Sa kabila ng mga ngiting meron siya, ay meron pala siyang nilalabanan na sakit. Ayon sa mga kaibigan niya na mahal siya, ay ikinalungkot naman nila ito. Hanggang sa nabalitaang nagkaroon siya ng sugat sa kanyang binti, na simula lang sa simpleng kagat ng insekto, pero dahil na din sa komplikasyon sa sakit na diabetes, ay lalo pa itong lumala. Kung kaya't, kailangan niyang ma-admit sa hospital, na naging dahilan din ng kanyang pagkawala sa showbiz. Umabot na daw siya sa point na, gusto na niyang ipaputol ang kanyang binti, dahil sa hirap na siya sa sakit ng kanyang sugat. Nagbigay sila ng mensahe, suporta, at pag-unawa, para lumaban pa ang ating bida sa sakit. Higit na ikinatuwa naman ito ni Joy, dahil kahit papaano ay, hindi naman siya kinalimutan ng mga kaibigan nito. Tinulungan din siya ng programa ng ABS-CBN para sa ibinahaging na dugo galing sa kanilang programa. At ang mga fans na nagpapaabot ng mensahe para sa kanya sa patuloy ng kanyang pagpagaling. Kasabay ng naturang operasyon, ay patuloy ding nauubos ang lahat ng pinag-ipunan ng ating bida. At humantong pa ito sa pahingi ng pinansyal na suporta sa mga kakilala at mga kaibigan sa showbiz. Sa kabila ng mga nangyar sa kanyang buhay, ay nananitiling positibo parent sa pananaw sa buhay ang ating bida at nainiwala itong gagaling pa siya.
Matapos ang ilang buwang pagpagaling, ay naging maayos naman ang ating bida, ngunit, hindi pa rin ito makalakad. Kung kaya, ang dating mapatla ay nagkaroon na ng kulay. Makikita din ang mga operasyon sa kanyang binti, na para daw mas maging maayos ang circulation ng kanyang dugo. Labis ang pasasalamat ng ating bida, sa mga taong tumulong sa kanya lalo na sa loob at labas ng showbiz, at sinasabing, unti-unti nang bumabalik sa dati ang kanyang buhay. Yung inaakala ng lahat na okay na siya, ay napalitan ng nakakalungkot na pangyayari. Dahil noong 10 ng Setyembre taong 2016, ikinagulat ng lahat ng namatay siya dahil sa atake sa puso, at dali-daling isinugod sa Quezon City Hospital, at naging sanhi ng kanyang pagkamatay sa edad na 57, ikinagulat din ito ng mga kaibigan niya, ang kanyang biglaang pagpanaw. Emosyonal na nakikiramay ang mga kaibigan at kapamilya ng ating bida, na hindi pa rin makapaniwala sa nangyari, at kasalukuyan siya ngayon nakalibing sa parokya ni Santa Rita de Casia, Phelim Homes, Quezon City. Akunuwento din ito ng kanyang anak na habang emosyonal si JC, na nasaksihan ang mga huling sandali ng kanyang ina na bitter anang actress bago siya pumanaw. Makikita namang masaya siya na naging ina niya ang mga katulad ng ating bida, bilang pahiwatig na naging mabuting ina si Joy, noong nabubuhay pa lamang siya. Katulad ng ating bida, hindi porket nakangiti tayo sa harap ng marami, ay hindi ibig sabihin perpekto na ang kanyang buhay, mas minabuti niya na lang maging masaya hanggang sa huling yugto ang nabibilang na araw. At hanggang dito na lamang po ang aming kwento. Maraming salamat po sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang aming kwento, ay mag-like at subscribe na. At sa muli, ito ang Pinoy Wisdom.